Hello everyone! Dito naman po sa video na ito, gagawa po tayo ng isa sa paborito po ng ating mga chikiting. Gets nyo na po ba kung ano yon? Kaya ang lulutuin po natin ay isang masarap po na chicken nuggets. Magluluto na din po tayo ng sauce para kumpletos ricados na po. Pwede po itong pangbahay at higit sa lahat po ay pwede po natin itong negosyohin. Panoorin nyo na rin po hanggang huli kasi yung inyo pong magiging katanungan ay nandito na rin po sa video. At sasamahan na din po natin ng costing para magkaroon po tayo ng idea kung magkano po ang ating puhunan, magkano po natin siya pwedeng ibenta, at kung magkano po ang posible po nating tubuin. Kaya tara po at umpisahan na po natin ang paggagawa ng homemade chicken nuggets. Sa ating chicken nugget. Gamit po tayo ng isang kilong chicken trimmings, 2 teaspoon ng asin, iodized po yung aking ginamit, 2 tablespoon white sugar, 1 tablespoon Noi liquid seasoning, 1/2 teaspoon white pepper, 2 teaspoon paprika, 1 tablespoon garlic powder, 1 tablespoon onion powder, 1 teaspoon baking powder, 1/4 cup cornstarch, at gagamit po tayo ng 1/2 cup ng tubig. Ito pwedeng milk din po yung inyong gamitin. Para naman po sa ipangkukut po sa ating chicken nuggets, gagamit po tayo ng itlog, 1/2 cup ng harina, kahit ano pong flour pwede nyo pong gamitin, at gagamit po tayo ng 1 cup ng breadcrumbs. Para naman po sa ating pineapple sauce, gagamit po tayo ng 1 cup pineapple juice. Sa magtatanong po kung ano po yung aking ginamit, Del Monte po yun. 1/4 cup brown sugar. Ito pwede rin po kayong gumamit ng honey. 1/4 teaspoon ng ating asin. At gagamit din po tayo ng 3 tablespoon ng cornstarch para lumapot po yung ating sauce. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang paggagawa ng ating chicken nuggets. Ngayon, ang una po muna natin gagawin ay pipinuhin po muna natin itong ating chicken trimmings. Gagamit po ako nitong ating food processor, pero kung wala po kayo nito, pwede po kayong gumamit ng blender para lang po mapino natin itong ating chicken trimmings. Sa mga nagtatanong po, uulitin ko lang po ulit. Ito po ay binili ko sa online sa Lazada. May shop po mismo ang MRplex doon. 2-5 po yung aking bili dito at 3-in-1 na po yon. Kung napanood nyo na po yung ating homemade mayonnaise, ito po yung ating ginamit. Umpisahan na po natin yung ating pagpipino. Ito ilalagay lang po natin po unti-unti hanggang sa magiling po lahat natin itong ating chicken. Pino na po natin lahat. Halimbawa kung wala po kayong blender, wala po kayong food processor, pwede nyo naman pong ipagiling nasa palengke. Sabihin nyo lang po ay yung pinaka-pinong giling po nila. Pero syempre po, mas maganda pa rin po kung gagamitan natin ang food processor o kaya blender kahit nagiling na po natin para mas pino po ang kalabasan ng ating chicken nuggets. Ito pong balat na pumulupot dito sa ating food processor, hindi na po natin to isasama. Dahil nagkapino po yung ating chicken trimmings. Okay, ngayon, dahil napino na po natin yung ating chicken trimmings, pagsasama-samahin na po natin yung ating mga ingredients. Lagay na po natin itong ating asin. Dito naman po sa ating po mga palasa, pwede naman po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. Depende po sa gusto po nating panlasa. White sugar. Yung ating liquid seasoning. Kung wala po kayong liquid seasoning, pwede po kayong gumamit ng toyo pero babawasan nyo na po ang sukat para hindi po masyadong maging maitim yung ating nuggets. Yung ating pepper. White pepper po yung aking ginamit para hindi po siya maging ganong kaitim. Garlic powder. Kung wala rin naman pong garlic powder, pwede naman po kayong gumamit ng garlic natin, pipinuhin nyo lamang po. Yung ating onion. Paprika. Sa mga supermarket po ito mabibili. Baking powder. Ito po para maging fluffy po yung ating chicken nuggets. Cornstarch. I-mix po muna natin to saglit. At ngayon ilagay na po natin yung ating tubig. Sabayan na lang po natin ang halo.
Pag nailagay na po lahat natin yung ating tubig, i-mix lang po natin ng ayos. At dito, pwede po kayong gumamit ng i-bath milk o kaya naman po ay fresh milk. Na-mix na po natin ng ayos. Next procedure na po tayo. Ngayon, nasunod na po natin gagawin ay i-shape na po natin itong ating nuggets. Depende po sa inyo kung anong shape po ang inyong gusto. Pwede po tayong gumawa ng letters, shape na animals, pero ako po, ang gagawin ko po ay square po lamang. At ang timbang po na ating gagawin ay 10 grams. Pero kung kayo po ay gagawa nito, depende na po sa inyo kung ano pong timbang. Pero ako po ay 10 grams. Para sa akin po, sakto na po yung ganong sukat. Lahat po muna ito ay titimbangin ko po lamang ng tig 10 grams. Kaysa na po tayo. Sa magtatanong nga po pala at itipid tips, paano po kung wala kaming garamuhan, ano po ang sukat sa tablespoon? Sukat po nito ay 1/2 tablespoon po ng punong-puno. Medyo awas pa po siya sa 1/2 tablespoon. Kung kayo po ay gagawa nito, mas maganda po kung may gamit po kayong gloves para hindi po madikit. Kasi kapag kamay po ang ginamit nyo, sobrang dikit po nito. Kung talagang kakaririn nyo po itong ating chicken nuggets, pagtagal-tagal po nun, kahit hindi na po kayo gumamit ng gramuhan, gamay nyo na po kung gaano kalaki o kabigat po yung inyong nuggets. Bilugin lang po natin to lahat. Tapos na po tayo, natimbang na po lahat natin to. At yung pinakang huling piraso po natin ay 12 grams. Yan, okay na po ito. Bali tayo po ay naka, balang isang hilera po ay 10 pieces. Tayo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 po. 11, 110 at may labis pong 6, naka 116 piraso po tayo. Ngayon ay i-shape naman po natin ito. Katulad po ng sinabi ko kanina, square po yung aking gagawin. Pero kung kayo naman po yung gagawa nito, pwede naman pong pagkatimbang nyo o pagkasukat nyo, diretso shape nyo na po. Pero ako, tinimbang ko po muna lahat para dire-diretso po yung ating paggawa. Kaisa na po tayo. Lahat lang po ay i-square po natin ito. At sa magtatanong po kung pinahidan ko po ba ng oil yung ating tray, hindi na po kasi hindi naman po siya didikit. Okay, ngayon na-square na po natin at bago po tayo sumunod sa ating next procedure, i-re-rest po muna natin to o ilalagay po muna natin sa ating ref para mas lumasa po yung ating mga ingredients dito sa ating nuggets. Rest ng 30 minutes, okay na po yun. Okay, ngayon na-rest na po natin. Isasaw-saw lang po lahat natin itong ating nuggets dito po sa ating flour. Pero halimbawa naman po, kung gagawin nyo po ito sa bahay, pwedeng pagkasaw-saw nyo po dito sa ating flour, lagyan nyo lang po na konting asin, konting paminta. Pagkasaw-saw po ng ating nuggets, pwede pong idiretso nyo na sa ating pagpiprituhan. Pero ako po, hindi po yun ang gagawin ko. Kasi pagkasaw-saw po natin dito, magsasaw-saw po tayo sa egg, tapos sa breadcrumbs. Mas gusto ko po yun kasi mas makapal po yung ating nuggets, mas lalaki po, at mas maganda po yung kalalabasan. Pag binalutan po natin ng breadcrumbs, ito pong ating nuggets. Kaya step by step po yung ating ginawa ngayon. Simulan na po lahat natin. Balutan lang po lahat natin to ng flour. Sakto lang po yung sukat natin na 1/2 cup flour. Sunod naman po natin gagawin yung ating pong nuggets ay babalutan na po natin nung ating breadcrumbs. Pero bago po yun, unahin po muna natin itong ating itlog na pagsasawsawan. Lagyan lang po natin ng kaunting asin. Depende na po sa inyong panlasa. At kaunting white pepper. Sa magtatanong nga po pala kung anong breadcrumbs po yung aking ginamit, pinong-pino po yan kasi ako na po yung naggawa nito. Ito po yung aking mga ginawang breadcrumbs, tira naming pandesal at dun sa gilid po ng Tasty, ito din po yon. Bali, in-oven ko lamang po yon, tapos pinood processor ko lamang po yon. Pero kung wala naman po kayong oven, pwede naman pong improvised oven po yung inyong gamitin, katulad po nung ating egg pie na ginawa. Gumamit po tayo doon ng improvised oven. Kailangan lang po ay mahina lamang po ang apoy para hindi po siya masusunog hanggang sa lumutong at saka po natin i-food processor o i-blender. Sa magtatanong po, halimbawa at itipid tips, kung wala po kaming nagawa niyan, ano po yung pwede naming gamitin? Pwede naman po kayong gumamit ng kahit anong breadcrumbs, kahit anong pong brand, pwede po yun. Medyo malalaki nga lang po ito. Ang ginagawa ko po dito, pinipino ko pa po yun para mas maganda po ang labas ng ating nuggets.
Okay, umpisahan na po natin. Ito na rin po yung tray natin na ginamit kanina. Dahil nabalutan na po natin ng harina itong ating nuggets, idiretso na po natin sa ating itlog. Pagkatapos po sa itlog, ilagay na po natin dito sa ating breadcrumbs. Pagulungin na po natin. Nakaisa na po tayo. Ganun lang po ang gagawin natin paulit-ulit. Kung gagawin niyo po ito sa inyong bahay, ready pong pagkalagay po natin dito sa ating breadcrumbs, diretso prito na po natin. Kaya naman po, idiretso na po natin sa ating mga tab na paglalagyan, sa ating pong pag-iistakan. Bago ko nga po pala makalimutan, ito pong ating egg ay nilagyan po natin ng 1 tablespoon po ng tubig. Masas doon sa ating pong mga ingredients, kung hindi nyo po masundan dito sa video, meron po tayong kompletong ingredients at yung ating pong shelf life na tinatanong nyo po lagi, meron po sa ating description box. Kung ganitong paraan po yung inyong gagawin, hindi po magiging malahok yung paggagawa po ninyo ng inyong nuggets. Tulad po nyan, walang kalahok-lahok, hindi po siya malagkit. Kailangan nyo po dito ng tinidor o kutsara yung maaari po ninyong ipangbaligtad dito po sa inyong nuggets. Hindi nyo na po siya tatanggalin dito kasi yun na po ang magiging pangbaligtad niya. Tapos ilagay nyo po dito sa inyong breadcrumbs. Hindi na po didikit ito sa inyong kamay na katulad po niya. Huwag nyo po kalilimutan, mahalaga po ang paghahalo ng tubig dito po sa ating scrambled egg para hindi po maggayat-gayat ang paggagawa po ninyo. Nabalutan na po lahat natin ngayon ng breadcrumbs. Naman po natin gagawin ay magbabalot naman po tayo. Ang plastic kong gagamitin ay ito pong lagi natin ginagamit. Katulad po dun sa ating mga nakakaraang video, Duraplast po ang tatak at makapal. Gagamit po tayo dito ng gramuhan. At ang timbang po lahat na ating gagawin ay tigwa 1/4 kilo or 250 grams. Pero kung gagawin nyo po itong business, depende na po sa inyo kung anong gusto po ninyong timbang. Pwede pong 200 grams, 250 grams, 500 grams, or yung 1 kilo. Depende na po sa inyo yon. Paglalagyan lang po lahat natin to para dire-diretso po yung ating paggawa. Sakto na pong 1/4. Ngayon, bilangin po natin sa loob kung ilang piraso po ito para magkaroon po tayo ng idea. Kung atin pong 1/4, meron po tayong 20 pieces po sa loob. Ripakin lang po lahat natin to at magbabalik po tayo. At dun po sa ating pang-anim na balo, tayo po ay merong 206 gram. Pero mamaya po sa ating costing, sabihin na lang po natin yan 200 grams para madali lang po nating tuusin. Dito po sa ating 1/4 kilo o 250 grams, meron po tayong 20 pieces. Dito naman po sa ating 200 grams, meron po tayong 16 pieces. At ang sunod naman po natin gagawin ay maglalagay po tayo ng ating label at magsisil na po tayo. Tulad po dun sa ating mga nakakaraang video, naglalagay po tayo ng label. Tulad lang po nito, halimbawa, tipid tips sa tiba pa yung pangalan po, produkto at cellphone number. Para kung merong order po sa inyo, meron po magre-reseller, ay makokontak po kayo kaagad. So maganda po kung maglalagay po kayo nito, kumpara po dun sa basta na lang po nating i-repack, mas maganda po itong tingnan, mas presentable po yung ating produkto. At dito naman po sa ating pagsisil, pwede po kayong gumamit ng vacuum sealer, katulad po dun sa ating nakakaraang video, kung meron na po kayo nun. At kung wala pa naman po kayo nun, kung meron po kayo nitong ordinaryong pang sealer, pwede po ito. Pero kung wala pa rin po kayo nito, pwede po kayong gumamit nung kandila. Katulad sa ating nakaraang video, nagbigay din po ako ng halimbawa sa inyo na gamit po natin ang kandila. Pero ngayon po, ito lang po yung ating gagamitin. Isil po muna natin to. Tapos saka po natin ilagay itong ating label. Tapos saka po ulit natin isil. Isa na po tayo. Dito naman po sa ating paglalagyan, pwede po kayong gumamit katulad po nitong ating repacking na plastic. Pwede rin naman po sa ating mga tab. Okay, ngayon, okay na po itong ating chicken nuggets. Pwede na po itong ibenta. Pwede na po natin itong ilagay sa ating freezer para mas mapanatili po nating fresh po yung ating nugget. So, dahil tayo po ay nagbibideo, ito pong ating 200 grams, hindi ko na po ito niripa kasi ito na po yung lulutuin natin ngayon para matikman po natin itong ating chicken nuggets. Pipirituhin ko lang po ito ng mabilis po lamang at mamaya ay magko-costing na po tayo. Santabi po muna natin itong ating nugget. Dahil nakaready na po yung ating paglulutuan, meron na po tayong pinainit na mantika, maglalagay na lang po tayo ng ating nuggets. Kapag brown na po yung ilalim, pwede na po natin baligtarin. Tuhin lang po natin to hanggang sa mag-brown. Okay na po sa akin ang pagka-brown ito at hahanguin na po natin. At habang piniprito po natin ito, naaamoy ko po ang sarap ng ating chicken nuggets.
Habang pinapalamig po natin itong ating chicken nuggets, maglulutod na po tayo ng ating pineapple syrup. Ilagay na po natin itong ating mga ingredients. Ito pong ating pineapple, sugar, at ito pong ating salt. Haluin lang po natin. At ito pong ating cornstarch, mamaya na po natin ito ilalagay kapag kumukulo na po itong ating syrup. So ngayon ay, dalhin na po natin ito sa ating paglulutuan. Hintayin lang po natin itong kumulo. Kumukulo na po yung ating pineapple, maglalagay na po tayo ng cornstarch. Ito po, nilagyan ko lang na 2 tablespoons po ng tubig. Pag inilagay na po natin, sabayan lang po natin ang halo. Dahil malapot na po yung ating sauce, okay na po ito. Pwede na po natin patayin yung ating apoy. Yung tamis at alat po nito ay okay na po sa akin. Yan ang kalapot po yung ating pineapple sauce. Wala pa pong 5 minutes, meron na po tayong masarap na sauce. Set aside na lang po muna ulit natin to at balikan na po natin yung ating chicken nuggets. Okay, dahil ngayon malamig na po yung ating chicken nuggets at ito pong ating pineapple sauce, titikman lang po muna natin ito ng mabilis po lamang. Ito po yung ating chicken nuggets at ito po yung ating pineapple sauce. Sausaw na po natin. Wow! Ay, tikman po natin yung hindi nakasawsaw po dito sa ating pineapple sauce. Tikman na po natin itong ating chicken nuggets. Panalong-panalo po ang lasa nun. Yung inilagay po nating mga palasa, saktong-sakto lamang po yun. Ito naman po sa ating pineapple sauce na niluto para po sa ating mga baguette. Siguradong magugustuhan po nila to. At kahit kayo po ay magugustuhan din po ninyo kasi bagay po silang dalawa. Masarap din po yung ating sauce, masarap po yung ating chicken nuggets. Kaya sa mga kananay ko po, sigurado malaki po ang matitipid ninyo dito. Kasi alam naman po natin ang mga bata po, mahihilig po sa chicken nuggets. At ang isa pa pong mahalaga doon, sigurado po tayo sa karne natin ginamit at siguradong malinis po yung pagkakagawa po ng ating chicken nuggets. At ngayon, magko-costing na po tayo. Excited na po ako para magkaroon po kayo ng idea kung magkano po ang posible po nating tubuin dito, magkano po natin siya pwedeng ibenta at kung magkano po ang posible pong kitain. So bago po muna ako mag-umpisa, yung lagi ko pong sinasabi, yung atin pong pagko-costing ay depende po sa lugar kasi iba't iba naman po na tayo ng lugar. Nag-iiba-iba din po ang presyo, depende po sa panahon. Kaya yung akin pong pagko-costing na ginagawa ay nibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin iko-costing. So ngayon ay umpisahan na po natin. Umpisahan po natin sa ating isang kilong chicken trimmings, 150 pesos. Sa ating salt at saka sugar, pagsamahin na po natin, 3 pesos. And sa ating pong white pepper at saka po sa ating paprika, 4 pesos. Sa ating pong garlic powder, onion powder, pagsamahin na din po natin, 4 pesos. Sa ating pong liquid seasoning na 1 tablespoon, 3 pesos. At sa ating pong baking powder, 2 pesos. Flour at sa ating pong breadcrumbs na ginamit, tuusin na lang po natin sa 15 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 188 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses. Sa ating pong label na ginamit at sa ating pong plastic, tuusin na lang po natin sa 10 pesos. Mag-plus na din po tayo ng 10 pesos para po sa ating kuryente, yung saglit po natin na pagsisil. Mag-plus na din po tayo ng labor na 50 pesos kasi isang kilo lang naman po itong ating ginawa. At sa magtatanong po kung saan po galing yung 50 pesos, kapag i-divide po natin yung 370 na rate po dito sa Laguna sa 8 hours, ang kalalabasan po nun ay 46.62. Pero tuusin na lang po natin sa 50 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 258 pesos. Ngayon para malaman po natin ang puhunan po natin per 100 grams. Kung natatandaan nyo po, tayo po ay nakalimang balot na 250 grams. 1,250 grams po yun. At i-plus pa po natin itong ating 200 grams na niluto. Kaya ang total po lahat ng grams nun ay 1,450 grams. Yung ating pong puhunan na 258, i-divide po natin sa 14 ng 100 grams. Yung 50 grams, hindi na po natin isama yon para madali lang po yung ating pagtutuos. Okay? Pag pinag-divide po natin yung 258 grams, i-divide po natin sa 14, ang kalalabasan po nun ay 18.42 po ang puhunan po natin kada 100 grams. Tuusin na lang po natin sa 19 pesos po ang puhunan po natin per 100 grams. Tuusin na po natin itong ating 1/4 kilo or 250 grams. Yung atin pong 19 na puhunan per 100 grams, i-times 2 po natin yun, ang kalalabasan po nun ay 38. Ngayon, tuusin pa po natin yung ating 50 grams. Yung ating pong puhunan
na 19 kada 100 gram, hinati po natin yon 8.50. Tuusin na lang po natin sa 9 pesos para hindi po mahirap magtuos. Ngayon, pagplasin na po natin na 38 at saka yung ating 9 pesos na 50 grams, ang total po lahat nun ay 47 pesos po ang puhunan po natin dito sa ating 1 quart na chicken nuggets. Ngayon, alam na po natin kung magkano po ang puhunan dito po sa ating 1 quart kilo o 250 grams. Ang pagbebenta po nito ay depende na po sa inyo kung magkano po yung ipepresyo ninyo o dun po sa kaya po sa lugar ninyo. Basta ang mahalaga po dun, alam po natin kung magkano po ang puhunan po natin sa ating 1 quart kilo para hindi pa rin po tayo malulugi. Suggest ko po sa inyong price, pwede nyo pong ibenta ng 80 hanggang 100 pesos. Pero ako po dito sa amin, tutuusin ko po siya ng 90 pesos. Tayo po ay nakalimang balot, yung ating pong 90 pesos i-times 5 po natin. Kaya tayo po ay bebenta pa ng 450 pesos. Ngayon, kung natatandaan nyo po, tayo po ay meron po tayong labes na 200 grams. So po yung niluto natin. At puhunan po natin kada 100 grams ay 19 pesos, i-times 2 po natin yon. Kaya tayo po sa 200 grams ay meron pong puhunan na 38 pesos. Ngayon, pwede po nating ibenta ng 70 pesos. I-plus po natin yung napagbilhan po dito na 450 pesos. Kaya tayo po dito sa isang kilo ay bebenta ng 520 pesos. Pero magmaminus pa po tayo doon ng ating puhunan na 258. Kaya ang magiging tubo pa po natin ay 262. At sa isang kilo lamang po yun. Paano na lamang po yun kung kinaririn nyo po talaga ang pagtitinda nitong ating chicken nuggets na kilala na po tayo. Hindi po natin pinabayaan yung ating produkto. At hindi po imposible na makadalawang kilo na po tayo ang benta po natin araw-araw o madoble na po natin yung ating kita. Pag nangyari na po yun, nadodoble na po natin, posible na po tayong tumubo ng 524 pesos. Tapos araw-araw po tayong magtitinda, i-times 30 days po natin yon para magkaroon lang po tayo ng idea kung magkano po ang posible po natin kitain kung dire-diretso po yung ating pagtitinda. Yung ating po 524 i-times 30 days po natin yon, kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 15,720 pesos. At hindi po imposible yon na kitain po natin yung ganung halaga. Pwede nyo pong samahan nung ating mga nakakaraang video tulad po nung ating pork tocino, chicken tocino, nung ating pong longganisa, nung ating pong Shanghai. Madami po kayong pwedeng itinda na frozen food na pwede nyo pong isama dito sa ating chicken nuggets para mas malaki pa po doon ang inyong kikitain. Basta yung lagi ko lang po sinasabi, alagaan lang po natin yung ating produkto, samahan po natin ng sipag, syaga, at diskarte. Hindi po imposible na tayo po ay kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Sa magtatanong po ng shelf life nito, up to 2 months, basta po nasa freezer po itong ating chicken nuggets. At ngayon, bago po magtapos ang video na ito, shout out lang po muna ako na mabilis po lamang. Shoutout po kay Ma'am Hana Maydalin. Nagpapasalamat po siya sa ating mga video. Swak daw po sa lahat. At pinapa-shoutout niya po yung kanyang mama na si Myla Tria. Shoutout po sa inyo, Ma'am Myla. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood po nung ating mga video. From Lubang Island. Shout out po sa inyo. At shout out na din po kay Ma'am Annalyn Kojima. Napakaganda daw po ng ating video ng mga homemade cook meal. Nagpapasalamat po siya sa mga video natin. At madalas daw po niyang i-share yung ating mga video sa mga friends niya, sa relatives niya, sa Japan, at dito po sa Pinas. Maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am Annalyn. God bless po sa inyo. Shoutout po kay Ma'am Rizelle Alpahora. Ayan, nakakatuwa kasi taga-Kalamba din po siya. Ayan, shoutout po sa inyo. Marami pong salamat. At nagpapasalamat po siya sa mga video natin kasi meron na naman daw po siyang idadagdag sa business niya. Po sa inyo, Ma'am, taga saan po kayo? At shoutout na din po kay Ma'am Catherine Cabalda. Nagpapasalamat po siya sa mga video natin kasi nagiging tips niya daw po yung ating mga video. Sana po soon ay makapag-umpisa na din po kayo ng business. Shoutout po sa inyong lahat dyan from Ming Lanilla Cebu. Ayan, marami pong salamat sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pananood. Bago po magtapos ang video na ito, iniimbitahan ko po ulit kayo na bisitahin niyo po yung ating YouTube channel
tip-tip sa tiba pa. At madami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon po kayo ng idea na pwede po palang kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At sa mga baguhan po, kung interesado po kayo sa mga ganitong video, isubscribe nyo na po yan. At huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button para updated po kayo pag may upload po tayo. At huwag nyo na din kalimutan i-like at i-share para makatulong din po kayo sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga kananay, na magkaroon din po sila ng idea na pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. At ngayon, kahit tayo ay MECQ na WWE, ingat pa rin po tayo. Lagi pa rin po tayo sumunod sa mga alituntunin ng ating pamahalaan. Kaya, kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Maraming salamat. Bye-bye!